Hi, Home Searchers! Nandito tayo sa Progressive City ng Lipa here in Batangas at i-explore natin tong farm resort na may 2.3 hectares. Dati rin siyang rancho. At nakita nyo naman may swimming pool, may malaking bahay. Pero uunahin natin yung mga taniman. Samahin nyo ako. Let's go! My name is Eva and I am your real estate broker friend at nandito nga tayo sa may rancho dito sa Lipa. Nasa harapan tayo ng ranch at fronting siya sa two-way concrete barangay road. Ayan, kita nyo parang bago pa yung kalsado. Ayan. Tapos napakalapad ng property, nakabako din siya all throughout. Ito yung harapan niya, yung lahat ng may red na yan. Tapos pagpasok mo, ito yung madadatnan mo, yung mga bagong tanim pa lang, yung mga sili. Ang dami ng mga pananim na sili dito. Actually, may bunga na siya. Kukuha ako ng isa para makita nyo yung talagang sili ito. Ayan o. Tapos dito, doon din sa kabilang side, puro sili rin yung pananim. Mahal kasi ngayon yung sili. Ito, siling pang sigang. Tapos meron ka dito mga papaya. Ayan, yung mga yan, puro sili yan. Tapos ang layo pa nung bahay, kaya kita nyo, hindi siya masyadong kita rito, kaya kailangan kong gumamit ng sasakyan. Pero itong buong natatanaw nyo na to, ito yung taniman. Pumunta tayo dun sa part ng house. Sakay muna ako ng sasakyan. Let's go! Dahil 2.3 hectare itong ating tinutour na farm resort, kaya kailangan kong gumamit ng sasakyan. Ayan. So, ang laki na ang iyong farm dito sa may Lipa, Batangas. Accessible to sa Robinson, sa SM, pati sa Lasal. Pwede mo rin itong gawing house mo, future rest house. Dahil nga dati itong rancho, nandiyan yung mga kwadra ng mga kabayo. Yan yung buong yan. Pati yung mga nakita nyo sa unahan, mga kwadra yun ng kabayo. Tapos ito yung way papunta dun sa house. Ito actually yung house. Pero itong buong nakikita nyo na to, part pa siya ng 2.3 hectares. Ang laki pa na ng ano. Ayan, ito na yung sa house. Dito sa labas, pwede ka mag-park. Kahit mga 10 sasakyan, ipark mo dito sa harapan ng house. Dito kami nag-park ngayon. So hanggang dun, nakikita ko dun, yung abot ng tingin mo, part siya ng iyong farm. Pwedeng gawing resort. Tapos doon sa pailalim na yon, medyo pababa, part pa rin siya. Meron ka din ditong deep well. Ito yon, wishing well. Ah, may basketball. So, ito yon. Tapos meron lang ditong parang house nung kanyang security. Doon sila. Pero ito na yung sa bahay. Ito na yung may swimming pool. Pwede ka ditong, ito na yung rest house mo dito. Nasa loob ka na ng property mo. Pero meron pa rin gate dito yung ating papunta sa bahay. And we are here sa yung mini mansion. Para siyang resort. Diba pag nagpupunta tayo sa mga pansol. Parang ganito rin yung dating. Parang atong may, parang may pagka resort or hotel type yung design. Tapos dito tayo muna mauna sa swimming pool. Ang laki ng swimming pool. Tapos ang lalim. Wala lang tubig ngayon. Pero pag bumaba ako dito, ito yung parang sa pinakapambata. Tingnan natin na kung gaano siya kalalim. Ayan. So ito mga 3 feet. Pero pag pumunta ako doon, naku, lalagpas na ta. Lalagpas tao na siya. So doon, mga 5 feet. Ganito kalaki ang iyong swimming pool. Tapos meron pa doon, ano, parang bridge. Pero dito muna tayo sa kabilang side. So across the swimming pool, meron ka ditong mga cabanas para pagkakain. Pwede dito. Tapos ang lapit niya lang dito sa guest house. Talagang stand-alone house ito. Tingnan natin. Ito na yung guest house. Living, dining, and kitchen.
Tapos may sarili rin tong bathroom. Ayan, meron siya. Medyo malaki pa yung bathroom, oh. And, syempre, meron ka dito bedroom. So, one bedroom guest house. Bungalow type. Sizable bedroom. Ito, meron kang bed. Actually, lahat ng mga gamit din dito sa house na to included na. Kasama yan. Tapos, overlooking natin dito yung swimming pool. Punta tayo sa labas. Ito, ulit tayo sa labas. Napaka-presko ng simoy ng hangin dito sa Lipa, Batangas. At home searcher, share ko naman sa inyo yung ginagamit kong Fountain of Youth Milk Lotion. Kung gusto mong kuminis, pumuti, at bumatang skin mo, ito ang gamitin mong lotion. Ito yung gamit ko ngayon. May SPF din siya, kaya kahit napaka-init during house tour, okay lang. Kasi talagang inaalagaan ako ng Fountain of Youth Milk Lotion na ito. Available na ngayon yan sa shopee.ph/evahs or sa lazada.com.ph/evahs. Kaya, try nyo na. Tara, punta na tayo dito. Etong part na to, napakalawak pa rin. Tapos, yung mga magsuswimming, meron silang nakalock lang. Pero ano yan eh, parang shower area. Ito may water closet. Tapos dito sa part na to, dito ka naman pwedeng mag-grill. Yung mga ihaw-ihaw. Tapos meron ka din nung sink. Ayan, may nakabukas pa yung gripo dito. Malakas yung water supply, ha? Ayan, ang laki ng ating area. Tapos meron tong sariling transformer. Itong house, yung floor area ng bahay, nasa mga about 600 square meters. At facing southeast naman itong ating house. Dito meron kang billiard area. So, talagang pwede siyang gawing parang pansol. Yung kagaya sa mga pansol, yung may mga resort overnight. Although ngayon talaga ginagamit to as rest house lang nung may-ari, hindi talaga nito pinaparent. Every weekend nagpupunta lang sila dito. Ito meron ka ditong billiard table. Ay, naka-perimeter fence yung ating buong property. So this is your game area. Just in case lang i-convert mo siya as your resort. Ito naman yung access papunta sa daily kitchen. Ayan, naka-grills tayo dito. Mamaya, punta tayo doon. Tapos, eto na yung iyong balcony. Marami rin mga plants. Meron kang daybed. Tapos, itong part na to, ito malaki talaga siya. Itong area na to. So, pwede ka rin ditong mag-setup ng tables pag mag-boodle fight kayo, kung nandito kayo at nag-relax. And eto na ang iyong main door. Bago ko ipakita ang iyong future farmhouse, request ko rin na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Home Search Philippines para updated ka lagi sa mga videos ng magagandang bahay. At ngayon nga, pasukan na natin. And welcome to your farmhouse. Dito muna tayo sa living area. So this is a fully furnished house, including yung mga nakikita natin, mga furniture, lahat, except yung mga personal belongings lang talaga. Ayan, ang cute ng mga curtains sila dito. So this is your living area. Ito naman yung ating kitchen or dining area. Ayan, dito kasi may table. Tapos dito sa side na to, meron pa rin. So dalawa yung dining area. Ito na yung parang pinakamalaking dining area. Ayan, may bar counter. Tapos meron dong lanay. Although nakalock yan. Let me try. Ayan, meron ka pa dong gazebo sa labas. Eh. Actually, laki kasi nito eh. Kaso lang nakalock na to. Pero pag inopen mo siya, garden, and then you have your gazebo outside, pwede rin kayo dong mag-alfresco dining. Tapos meron ka ditong bar. Ito na kasi yung kitchen natin. So dito pwede ka pa maglagay ng mga kahit mga 4 high chairs. Oh, flowers. Oh, diba? Ang ganda nito. Kakaiba. Kasi iyan ay papunta dito sa powder room. Design lang to. Ito na yung powder room dito sa ground floor. Maliwanag din siya. Ito may shelves lang dito. Marami kong mga design na horses because this is used to be a ranch. Tingnan natin itong mayroon ka ng rev, chandelier, granite countertop.
yung double sink. Ito ulit, dito ka rin kasi pwedeng maglagay ng mga pagkain. Parang ito na yung pinaka buffet area. Ito naman, dito nakalagay lahat ng mga kupita, mga plates. Another kitchen, your daily kitchen, may range hood, may 5-burner stove, may oven. Ito naman yung sinasabi kong third kitchen. Check na rin natin. Ito na yung another kitchen, papunta dun sa labas. Tapos ito yung maid's room. Actually, malaki itong maid's room eh. Meron siya ditong, wala lang lights eh. Meron ang storage, and then, ito na talaga yung pinaka gawing helper's room. Itong main house, meron itong total of 5 bedrooms plus maid's room, yung pinuntahan natin. Dito sa ground floor, merong 3 bedrooms. Ito na yung una. Ayan. Bedroom number 1. May semi-double bed. Ayan. Ito naman yung halos across. Kabukas na siya. Ito, bigger room. Diba? Mas malaki-laki siya. Parang ginagawa nila ito ngayon as a family area or TV area. Tapos, across, ito ulit yung isang bedroom. Itong room na to, kasing size siya nung unang bedroom. Ayan, oh. Malaki na rin to. Tapos, itong 3 bedrooms here on the ground floor, meron siyang common bathroom. Ito yun. At sa taas, nandun ang master bedroom, kaya check natin. Home searchers, kung gusto mong malaman yung full details ito, nandyan lang sa description box below the video, or you can visit the website www.homesearch.ph para makita mo yung pictures nito at marami ka pang makitang nice houses. Ngayon, naakyat tayo! Ito na yung second floor na may malaking family area. At ang ganda rin dito kasi meron kang balcony. Tingnan natin. Ayan ang ating balcony na malaki. At ang ganda ng view. Kitang-kita mo yung swimming pool. Yung iyong mga trees, yung iyong forest dito sa may lipa. Ayan yung guest house. Kaya talagang masarap tumira dito. Pandemic proof. Kasi sustainable siya. Ang dami niyang mga pananim, mga gulay. Ang crops kasi parang nagro-rotate. Before, ang mga pananim, kamatis. Ngayon, ang mga tanim nila, mga sili, mga ampalaya. Pero yung mga puno na yan, mga fruit-bearing trees. Actually, ang dami talagang fruit-bearing trees dito sa ating farm resort. May mga mangga, may mga santol, guyabano, avocado. Dahil nga maraming puno, hindi ko kayang i-memorize. Pero yun, meron ditong lansones, mangga, rambutan, santol, saging, guyabano, chico, langka. So, napakadami mong mga pagkain dito, mga natural food. At ito na ang iyong first bedroom dito sa second floor. Ang ganda. Girls room talaga. Kulay pink, yung kanyang chandelier. Big room na rin to, itong bedroom natin na to. Look oh, ang cute ng kanyang bed. May mga side tables. Of course, included on the sale. And meron itong malapit na bathroom. Nandito lang. So, dalawa yung door. Kasi yung isa, nandito yung water closet. And ito ang yung vanity. And this is your shower area. O, di ba para at least kung may tao dito sa second floor, pwedeng may gumagamit lang itong shower. O, yung isa, ginagamit lang itong may water closet. At alam nyo ba na oversized talaga yung master bedroom nito. At eto na yon. Let's see. Ito yung anteroom ng master bedroom. O, di ba? Anteroom pa lang pero malaki na siya. Tapos meron ka ditong table. Ito siguro parang pwedeng gawing media wall. Tapos meron ditong door. Ito na yung hearse closet and bathroom. Ayan, ang laki ng first closet niya. Tapos meron pang mga
malaking mirror dito. Ito, mga life-size mirror din. Mga sliding doors ng cabinet. Ito, hearse closet lang to kasi merong hearse closet. At itong hearse closet ang lapit dito sa bathroom. Ayan, may door siya. So, his and hers. Parang tataba nung mga sink. HCG brand. And you have your bathtub. Tapos meron siyang mga parang whirlpool siya. Ganda nito. At ito naman yung shower area. Malaki rin. Oh, malaki siya up here. Double shower. And your water closet naman nandito. Tingnan natin yung bedroom mismo. Let's go. Fully air-conditioned tong ante room. Ayan, meron kang LG brand. Ito na yung talagang master bedroom. Tingnan natin. So, diba talagang oversized master bedroom. At meron din siyang sariling balcony. Check natin. May mga grills din, oh. Tapos meron kang screen. Yun yung isang balcony kanina. Tapos ito uli yung view natin. Ang view naman natin dito, yung guest house. Tsaka yung swimming pool din. Tapos yung open area. Pasok tayo. Kung searchers, kung meron kang lot na gusto mong patayuan ng iyong residential house or kahit commercial building, pwede mo rin akong tawagan, ha? Kasi meron tayong mga reliable partners na builders, contractors, architect. So, tawag lang. Ito na ang his closet. So, magkahiwalay talaga sila ng damitan. Ito yung sa guy or kay sir. Paliwanag din dito kasi meron kang window, lalo na pag binuksan mo yan. Mga sliding doors. At ang haba, ha, hanggang dito. Dito pwede ka pang maglagay ng table. So, ito na yung bathroom. So, this is a hubby area. At balik tayo dito sa master bedroom. Home searchers, kung gusto mong magkaroon ng iyong farm resort, dito sa Lipa, Batangas, na only 1 hour drive away lang sa Manila, pwede mo na akong tawagan, ha? Kasi nandyan lang yung number ko. Meanwhile, request ko naman na i-click mo na yung subscribe button here. Ito yung mga latest videos at ito naman yung mga similar videos. And thank you very much for watching!